welcome na naman po sa ating panibagong video. And for today's vlog, maglalagay tayo ng ating chin mount sa ating helmet. Ito po yung helmet na ni-review natin and hindi po na-unbox sa una nating video. And para sa video natin, lalagay natin siya ng GRX chin mount. So ito po ang GRX chin mount na ito, napili ko kay Zero One Moto. Okay, so yung GRX chin mount na to, meron siyang dalawang extender. So, dalawang extender and isang strap. Okay, so yan. Additional protection para sa ating action cam pag bibiyahin natin mga mga. So, sinasabi dun sa sinasabi nila na ang GRX ay kayang sumalo ng hangin na 200 kph. Matibay kung ganun kalakas to. Okay? So, sige, tabit na natin yung ating GRX. So, bago lahat, kailangan muna natin punasan yung ating helmet. Okay, dapat malinis. And then, kailangan lang siyang i-position ng maayos. Kailangan tama. So, yung pagkabanda ng itong GRX na napakaganda nitong GRX chin mount na to kasi parang ganda ng ano niya, pagka-fit niya. Fit na fit siya. Although meron dito, although yung helmet natin is may air vent dito, kung ilalagay natin to, sakto-sakto para sinupat. Hindi madadali yung ating air vent. Ibaba mo man or itaas, okay lang. Para siyang eksakto talaga. Ang ganda ng pagkakabili ko nitong GRX, di ba? Okay? After natin ma-check kung saan pwedeng ilagay or na-fit na natin, tatanggalin natin yung pre-end tape nito. Okay, pre-end tape na rin siya. Matibay talaga ito, pre-end door. Sige lang. Ayan. Ito na talaga oras ng panggalin. Sobrang bukit kasi. So, dapat sa unang lapad pa lang, okay na. Na dapat sure ball. Dapat gitna. Dapat gitna siya. Yun! Stig! So yun, dapat lang natin. Hindi ba ito? Easy to it. Kailangan lang talaga siyang lapat na lapat para hindi siya pasukin ng dumi. Hindi mag-uumpisa ang pag-uha niyan, pagsira niyan. Alright. Okay na. So, ito na yung ating GRX chin mount. Lagay na siya. Let's tingin natin kung may action cam na let's tingin natin yung action cam na ginagamit natin. Okay. Tingin natin. Sakto.
Ay, so kailangan may extender pala to. Hindi pala itong pwedeng ano kasi masabi. Kailangan may extender pa dito. Ayun. Okay na yung ating chin mount. Pinilagay ko na rin yung ating action cam. Pinang ko lang. Big. So yun, ito yung ating chin mount GRX. So pinabit ko na rin yung ating actual cam. Kung tinatin kung maganda ba yung pagka-fit sa kanya. So mukha namang maganda. Ayan, so boom, ganda. Fit na rin siya. Right? So, yun lang guys. So, next naman natin ikakabit is yung ating pin lock. Paano ba inilagay yung ating fog, anti-fog lens dito sa ating helmet. So, lalagyan din natin siya. Natin tong lens na to. Clear lens. Okay. Anti-fog lens. So, ito ay set aside naman natin. Ito yung ating clear lens and then ito yung ating anti-fog. So, tanggalin lang natin yung protective film niya. Okay. And then make sure lang na yung silicone na to, yung may tawag dito, liner na yan, yan yung nandun sa, nakadikit dun sa ating film. Okay, so ipaglalagay lang yan, makapakasimple lang to. Okay lang. Okay na. So, ayan. Ayan. Ikabit na natin yung ating anti-fog lens. Okay. Yun. So, madali lang siyang ikabit. So, kayo mag-alala. Hindi naman mababasag yung ating lens kasi napaka-tibay din ito. Okay. So, yung next natin ikakabit dun sa ating HDC helmet is yung ating iridium lens. Tignan natin kung anong kalalabasan nito kung astig ba siya o hindi. Okay, tignan natin. Ito yung ating iridium lens. Okay, try natin ikabit. So, meron na rin siyang pin lock. Okay. Ito yung ating iridium lens. Ay, ang ganda. Siguro kahit gabi ito, maliwanag ito. Pogi. Sa inyo. Kabit na din. Pagka, man. Panalo. Yun. Okay.
swim, then yung ating pumili. Okay. So, hindi siya katulad ng iba ng quick release. So, kailangan din ng pumili. Screwdriver. Kailangan ng screwdriver pag tatanggalin nito. Okay? Yun. Ganda. Right. Kaya pogi. Nakaka-pogi talaga to. Right. Boy. Pagkano ang ganda. Yan po yung ating iridium lens. And then yung ating GRX chin mount. Nagabit na rin natin. And yung ating anti-fog. So nagbito na rin yung ating anti-fog. So ginagamitin ko ito pag umuulan. Okay, kasi nakasalamin din ako kapag naulan nagpa-fog. Para hindi na ako nahihirapan. Yan ito. Nagamitin ko ito pag tirik ang araw pag may mga rays. Right. So yun lang guys. Astig. See you sa next video natin. And sa next video baka i-feature natin yung marilaki kasi mag-rise kami doon this week or July 18. Hopefully matuloy para magamit na natin ito at na-testing natin itong ating helmet na ito. Alright? Stay safe. All is well. God bless.